God's day to everyone po, and welcome po sa 8 o'clock daily prayer devotion natin. So before mag-start po ako, magkwekwento lang po ako saglit lang kung bakit po nagkaroon ng ganito. So, one Saturday morning, si everyday po pagising ko ng umaga, before gumawa ng kahit ano, nagde-devotion na po ako. So sabi sa akin ni Lord, what the master wants. Each of you has your own gift from God. One has this gift and another has that. So in short, sinabi niya po dito na lahat po tayo ay ginawa ng Panginoon na kakaiba at ikaw ay ikaw. Every day po na pagka ginagawa ko yung daily devotion, nakikita ko po kung paano ako gi-guide ni Lord sa decision ko. Ipoprotect niya ako sa mga paano ko mag-react. Kaya po, sabi ko kay Lord, Lord, ano itong sinasabi mo sa akin? Sabi niya nga, make sure that you understand what the master wants. Kasi kung ginagawa pala natin ang mga bagay-bagay na hindi yun ang gusto ng Panginoon, wala lang, sayang. Kaya hindi po ba mas maganda yung ginagawa natin yung gustong gawin ng Panginoon sa ating buhay? Sabi niya po dito na, do you understand what your master wants? Do you know what makes you you? Have you identified the features that distinguish you from every other human who has inhaled oxygen? Tapos sabi niya po dito na, you should be you as God made you. Eh di iniisip ko kung ano, deep na pray ako kay Lord, nakasulat pa dito na, Lord, ano po talaga ang gusto niyong gawin ko? So, pagpunta ko po ng, for practice, for worship, nagpa-practice kami. So, yung magre-record na, nag-brown out. Eh di, syempre po, hindi nawawala. Kwentuhan kami ni Teacher Olive. Mayami yung dumating si Pastor. Sabi niya sa akin, yun nga po, nasabihan ako na mag-prayer devotion. Parang, talagang ikaw ang pinag-pray namin. Eh. Talagang ikaw yung tao para dyan. Alam niyo naman po ako, pang bata lang. Pero sabi ko nga, nung inano yun ni Lord, ang galing ni Lord, grabe, na para sabihin niya sa akin, umaga-umaga pa lang na ako ay ako at gagamitin niya ako. Kaya po ito, nandito na po ako sa inyo every Monday hanggang Fridays to pray together at saka po magde-devotion lang po tayo saglit. Ang haba po na introduction nyo. Pero for this day po, ang message po ni God sa atin, every year po kasi meron binibigay sa akin, may nagbibigay sa akin ng devotional book. And dinededicate ko po yon para word ni Lord sa akin for the whole year. And so, share ko din po sa inyo. Pero po, before po tayo mag-start, short prayer po para po sa presence ni Lord sa atin. Lord, good morning po. Andito na naman po kami ng mga anak ninyo. We are here, Lord, to seek you. For we are asking, and we are asking, Lord, for your presence, Father God, sa aming buhay. Kailangan po namin kay Lord, sa araw na po na to, i-guide niyo po kami sa pamamagitan ng aklat na to, Panginoon. Naniniwala po kami na walang aksidente sa inyo. May your Holy Spirit speak to us, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, yan po. Ang memory verse po natin is taken from Joshua chapter 8, verse 1. Ang sabi niya dito, arise, go up to Ai. See, I have given into your hand the king of Ai, his people, his city, and his land. So, ang ating message po ngayon, ang title niya is Follow God's Strategy. So kung babasahin po natin, sabi niya dito, a few miles north of Jericho sat Ai. So ibig sabihin, nauna yung Jericho. Naalala niyo po ba yung story doon? Diba yun po yung story na kung saan very victorious ang mga Israelites. Bakit? Siyempre po, naunang nakausap ni Joshua si Lord at binigyan sila ng instruction.
Oh, kahit anong kapal ng wall ng Jericho, hindi yan tatalag kay Lord. And to think na ang sabi lang ni Lord, oh, ang gawin mo, may 7 priests with 7 horns and trumpets, ikot lang kayo. First day, isang ikot, tapos balik na kayo sa camp. Second day, ganun uli. Hanggang sa ika-6th day, ganun lang po ng ganun ang in-instruct sa kanila ni Lord. And just imagine kung ano ang sinasabi ng mga soldiers ng Jericho. Oh, wala na itong mga gawin kundi ganun na lang. Pero on the 7th day, 7 times po sila nagtototorotot at paikot-ikot ng 7 times sa wall, around the wall of Jericho. Ano po nangyari? And sa pinakapitong ikot, biglang tumurotot po ng malakas yung trumpet, yung horn ng mga priest. Pagkatapos sumigaw lang sila, tapos ang laban. Kasi yun yung sabi ni God. Itong sa Ai naman po, di ang nangyari, victorious na po sila. Sunod-sunod, kilalang-kilala ang Israelites. Baga, sikat na sikat sila dahil malakas daw ang kanilang Panginoon. Malakas ang Panginoon ng mga yan. Bilib na bilib ang mga tao. Pero nung sasakupan nila ang Ai, City of Ai, ay nakakapagtaka po. Nagpadala ng spy si Joshua, katulad ng ginawa niya sa Jericho. Pero pagpunta doon, sabi na, ay, kayang-kaya po natin yan, boss. Sabi niya, kayang-kaya po natin. Tapos sabi niya ngayon, okay. So sabi niya dito, Joshua circled the name of the city on his wall map and told his officer to attack. O diba, ano pong makikita natin doon? So sabi niya, ay okay, konti lang pala yan, kayang-kaya niyo. Sabi pa nga ng mga spy, 3,000 lang, ano na yan, okay na, makakangker na natin. May nakalimutan po silang gawin ay, alam niyo po kung babasahin po natin dito, sabi niya, when now Joshua sent men from Jericho to Ai, nasa Bible po, which is near Beth Aven to the east of Bethel, and told them, go up and spy out the region. So then the man went up and spied out Ai. So nag-spy nga, sabi niya dito, so about 3,000 went up, kasi sabi niya, ay wala, walang ano doon, kayang-kaya. So ang sabi ka agad dito ni Joshua, so about 3,000 went up, but they were defeated by the man of Ai. So ano po ang nakaligtaan nila? Kung doon sa pag-conquer ng Jericho, nag-consult muna sila kay God niya eh. Pero po dito, hindi na nga, nakalimutan na nila. Minsan, di po ba, ganun din tayo. Pagka naging victorious tayo sa isang battle ng buhay, yung susunod, parang feeling natin, ay, parehas lang yan. Kayang-kaya ko na yan. Pero po dito natin makikita na, without God first in our lives, everything would be a failure. Kaya po, napakaganda na umpisahan natin ang araw-araw na buhay natin na nag-consult tayo sa Kanya, kay Father. Di po ba? So, sabi niya nga dito, yung natapos nung yung time na yon, nabigla si Joshua. So, anong ginawa niya? Yan, sabi niya, na-defeat sila. 36 ang namatay. Talagang para sa kanya, napakahalaga ng buhay ng tao bilang leader, failure niya yon. Ay, anong ginawa niya? Then Joshua tore his clothes and fell face down to the ground before the ark of the Lord, remaining there till evening. Andun lang po siya. Hirap po maging leader, no? Minsan, pag nagdi-desisyon ang mga leader, kailangan talaga, hindi minsan, palagi, dapat ang lahat ng leaders pupunta muna sa Panginoon bago nagdi-desisyon. Tingnan nyo, the elders of Israel did the same and sprinkled dust on their heads. And Joshua said, Sovereign Lord,
Why did you ever bring these people across the Jordan to deliver us into the hands of the Amorites to destroy us? If only we had been content to stay on the other side of Jordan. Pardon your servant, Lord. O, tamo. Dito nakita na din si Joshua, very humble siya as a leader. Isang character ng good leader yun. Yung tanggapin yung pagkakamali na nagawa. Sabi nga, ang totoong leader, hindi niya sinisisi sa kung sa kani-kanino ang mga pagkakamali. Kumbaga, inaako niya yung pagkakamali. As he lead his people, the greater the power, the greater the responsibility. Sabi nga sa Spider-Man, di ba? Sabi niya, nagsuri siya kay Lord. Lord, patawarin mo ako. What can I say now that the Israel has been routed by its enemies? Pinalibutan na po kami. Siyempre, sunod-sunod silang victorious. Pagkatapos, nandito na sila sa kaligitnaan. Pagkatapos, malalaman yung sumunod na barangay, kaliit-liit. Tapos, na-conquer sila. Sabi niya, the Canaanites and the other people of the country will hear about this and they will surround us and wipe out our name from the earth. What then will you do for your own great name? Humihingi na po siya ng tulong sa Panginoon. Lord, ayaw po namin maging nakakahiya ang pangalan niyo. Tapos, then the Lord said to Joshua, stand up. What are you doing down on your face? Israel has sinned. They have violated my covenant, which I commanded them to keep. They had taken some of the devoted things. They have stolen, they have lied, and they have put them with their own possessions. Yun. May pagkakasala po pala na ginawa ang Israelites. Pero bakit ganyan, no? Dito po makikita natin, ang lahat ng pagkakamali o pagkakasala, hindi man nakikita ng lahat, nakikita ng Diyos sa family, sa church, sa bansa, sa community, sa barangay. Lahat po yan nakikita ng Panginoon. At dito po, kung aalalahanin po natin mga Sunday school stories natin, pinakita po kung paano ang Panginoon, pinakita na nakikita niya ang lahat. Tapos, bawat isa by clan, tinawag. Tapos, napili yung clan ng Judah, by family, tinawag. Tapos, by family, nakita si Achan ang may kagagawan. Tapos, nung tinanong ni Joshua si Achan, nagsabi rin siya ng totoo. Pero, huli na po ang lahat. And before, ang parusa po sa ganyan, pag hindi sila sumusunod kay Lord, they were stoned to death. At ang masaklap pa po dito, si Achan, hindi lang siya yung in-stone to death. Kinuha yung asawa niya, anak niya, pati donkey niya, nasama. Siguro kung may aso sila o may mga halaga nga, kasama doon. Pinagbabato sila hanggang sa mamatay, tapos sinunog. So ano pong nakikita natin dito? Sin has consequences. Minsan akala natin, ako lang naman. Una, pagka may ginagawa, wala man nakakita. Belat. May CCTV po si Lord yun. Pangalawa, pagka ganun, ako lang naman, wala naman ako sinasaktan ng ibang tao. Akala nyo lang po yun. Pero po, hindi lang natin alam, pero yung mga mahal natin sa buhay, damay-damay po yan. Damay yung anak mo, pag may ginawa kang kasalanan, damay yung buong family, yung asawa mo. Kapag ka sa church din, nadamay pati. Kung saan ka rin nag-church, damay din. Di po ba? Hanggang sa kung saan-saan pa po, marami po ang taong nasasaktan sa kasalanan ng isang tao. Kaya po yun yung mga natututunan natin dito. So yun po. Pero nung natapos na po yun, doon na yung sinabi ng Panginoon, yung Joshua chapter 8 verse 1. Arise, go up to Ai.
See, I have given into your hand the king of Ai, his people, his city, and his land. In our obedience, dito sabi nga, total obedience to God, there is always a victory. Kaya, alam niyo po yun, yung minsan, pag nagkakamali tayo, napaka-bless natin ngayon dahil Jesus is always there for us, na pwede tayong lumapit kaagad, mag-sorry agad, agad-agad na sabi ng Panginoon na if you confess your sin, He is faithful na patatawarin na tayo sa mga pagkakamali natin. So, alam niyo po yung parang sinasabi ni Lord, let's try again, anak. Pag nagkamali ka, ang sinasabi ni God sa'yo ngayon, let us try again. Let us try again. Sinasabi ni God ngayon, arise! Tayo! Sabi nga po sa Bible, a true child of God, he or she may fall 7 times, pero tatayo at tatayo pa rin siya 7 times. Kaya po, naniniwala ako na ang message na ito, sinasabi ni Lord, let us follow Him, His way, His strategy in our life. Let us ask for His presence every day. Kausapin natin ang Panginoon. At sabi niya rin, pag nagkamali ka, tayo. Tayo ka. Anak ka ng Diyos. Kasama pa rin siya. So, yun po ang ating devotion for today. Sana po bukas ulit, samahin niyo po ako. Pero po bago tayo mag-end, sama-sama po tayong manalangin. Father God in heaven, sobra po kaming nagpapasalamat na you are always there, Lord. Sobrang saya ka na tulungan kami, nagabayan kami sa araw-araw. Tulungan niyo po kami, Lord, na magpakumbaba sa inyo. At humihingi po kami ng kapatawaran, Lord, sa mga kayabangan namin. Humihingi po kami ng tulong, Panginoon, na tulungan niyo po kami sa laban ng buhay. Alam po namin, Panginoon, na marami po kami pagdadaanan at pinagdadaanan sa mga panahon na to. Pero Lord, we will always hold on to your words, Lord God. At sabi niyo nga po, you will help us to arise. Tulungan niyo po kami, Panginoon. I-guide niyo po kami. Tulad po nila Joshua, Panginoon, na ginaid ninyo sa laban nila. Kami rin po nawa. Tulungan niyo po kami sa laban ng buhay namin. Patnubayan niyo po, Lord, na maging biyaya po kami, hindi lang po sa mga kapamilya namin, kundi sa iba. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas maging tapat sa inyo. Tulungan niyo po kami, Lord God, na sumunod sa inyo parati. At humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa mga pagkakasalang nagawa namin. Nawa po, Lord, ishield niyo po ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon. At hinahawakan po namin ang pangako niyo, Lord, na kapag po kami nagpakumbaba, patatawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala. Lord, salamat. Babangon po kaming muli dahil alam po namin, Lord, na kayo po ang pag-asa namin. Alam po namin, Lord, na sa inyo lang po ang victory, Lord God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na huwag pong gawin yung gusto lang namin gawin sa buhay, kundi kung ano po yung gusto niyong gawin namin. Tulungan niyo po kami, Lord, sa araw na to, manabibigyan po namin kayo ng glory, Lord, sa lahat po ng sasabihin namin, sa lahat po ng gagawin namin, sa lahat po ng iisipin namin, Lord. Maraming salamat po. Kayo na po ang mag-guide sa amin, Panginoon. This we pray in the most powerful name of Jesus. Amen. So, tapos na po tayo. See you again tomorrow. God bless. God stay to all.